Hello guys, panibagong kaalaman naman po ang ibibigay ko sa inyo. Ituturo ko po sa inyo kung paano po maglagay ng thumbnail sa mga inupload mong video sa iyong Facebook. Napakalaking tulong to sa iyo, lalong-lalo na kung ikaw po ay small vlogger pa lang, kung nagsisimula pa lang po sa pagbablog. Napakalaking tulong po ito nito sa iyo para mas mapaganda pa po ang mga inupload mong video sa iyong Facebook. Kaya ituturo ko po sa inyo kung paano po maglagay ng thumbnail sa mga inupload mong video sa iyong Facebook page o sa Facebook. Pero siyempre, bago ko po yun umpisahan, gusto ko po muna i-shout out o magpasalamat po sa taong ito na nag-send po ng star sa akin. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Raisa. Sa pasend mo pong 100 stars at sa pahabol pong 20 stars, maraming salamat po sa iyo, pagpalaim mo po kayo. Raisa po ang kanyang name sa kanyang Facebook page. At siyempre po sa mga mag-send pa lang po sa akin ng stars, advance, maraming salamat po sa iyo. Asahan mo po sa next vlog ko po, i-shout out ko po kayo. Kaya sa mga magsisend po sa akin ng stars, maliit man o malaki, napakalaking tulong po yung para sa akin para mas mapaganda pa po natin ang ating pagbablog dito sa Facebook. At syempre, bago tayo tutungo sa ating gagawing tutorial, gusto ko rin po muna itong sagutin na nag-comment po sa aking ginawang video sa Facebook page, Ma'am Jolmina Arsad Ambam. Sabi niya po, paano kapag may na-restrict na video sa akin? Lagi akong nagkaka-violence sa video, lalo na sa music background ko. Paano yun mawawala isustar ko nun? Ayan, sumala. So, napakagandang tanong po nito. Marami po ang hindi nakakaalam ng mga small vlogger na gumagamit po sila ng mga music background. Kaya po sila po ay nagkakaroon po ng copyright claim. Kaya po sa mga nag-upload po lagi na mayroong music background, mas maganda po, advice ko, yung original na lang po. At kung kayo ay nag-i-edit lang po sa Kind Master, meron po doon mga free music, pili nyo pong gamitin yon. Pero para sa akin po, mas maganda po na wala na lang pong music background. At kung ikaw naman po ay nakatanggap ng restriction, pili po kayo doon mag-appeal. At siyempre sa mga meron pong copyright, mas maganda po na i-delete nyo na lang po yung video na yon at i-edit nyo po uli. At kung ano po yung nagpa-copyright po sa video ngayon, tanggalin nyo na lang po yung nagpa-copyright na yon. Para po yung channel nyo po ay hindi po siya manganib. Sayang po ng pinagpaguran kung ang ating channel ay madi-disable lang. Ayan, so sana nasagot ko po Ma'am Jolmina Arsad Ambang yung question nyo po sa akin. At siyempre huwag niyo pong kakalimutan na i-follow po ang aking Facebook page para po sa lahat po ng mga ina-upload ko po mga bagong video ay kayo po ay ma-notify. At siyempre po sa mga gusto rin pong mag-vlog sa YouTube channel, pwede niyo pong bisitahin ang aking YouTube channel, Ranjun Boy TV. Marami po kong ina-upload doon ng mga tutorial. Marami po kayong matutunan doon para po pwede rin po kayo mag-create ng YouTube channel nyo. Ayan, so hindi na po natin papatagalin. Sana po tapusin niyo po ang video ito para po kayo naman po ang makapag-apply kung paano po maglagay ng thumbnail, Facebook thumbnail po sa inyong mga in-upload na video sa inyong Facebook. Tapusin niyo po hanggang sa dulo para po maunawaan nyo ng mabuti. So yun lang, panoorin nyo na po guys, watch this! Una, pumunta lang po kayo sa Creator Studio at hanap po kayo ng video na inyong paglalagyan ng thumbnail sa inyong video na in-upload sa Facebook. Hanap po tayo ng video. Ayan, slide ko lang po muna. Ayan, pindutin nyo po yung parang lapis sa baba, edit. Ayan, yan po ang aking paglalagyan ng video. Then, lagyan ko po ng title, 10 mistakes ng mga small YouTuber. Ayan, YouTubers. Then, syempre, lagyan po natin ng descriptions. Ano magandang descriptions? Hashtag po natin ang 10 mistakes ng mga small YouTuber. Ayan. Then, space, hello guys, sana makatulong ang video na ito sa iyo guys. Yan, full support ay palitan natin guys. Solid support. Ganito lang guys. Solid support tayo para sa magtagumpay po. Solid support tayo guys. Ayan. Then click nyo po ang add. Yan. Balik po tayo. Ayan, slide po natin. Ayan, lagyan ko na siya ng titles. Ayan, 10 mistakes ng mga small YouTuber. Then, syempre,
lagyan po natin siya ng thumbnail. Ayan. Add. Click nyo po yung add. Ayan, ayan. Tapos, kailangan po, meron na po kayong nagawang thumbnail na naka-ready na po. Kailangan meron na po kayong naka-reading thumbnail. Ayan. So, meron na po akong nagawa. Ayan. Then, save. Ayan. Wait lang po mga idol. Tingnan po natin guys sa Facebook. Ayan. Profile. Then, yan. Ayan na po guys. Ibig sabihin, meron na po siyang thumbnail. Oh, di ba guys? Ang ganda. Oh, kasi nakikita nila yung thumbnail. So, gumaganda mas lalo yung kanyang pagkagawa. Parang sa YouTube din. Ayan. So, ganyan po ang paglagay ng thumbnail. So, napakadali lang guys. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy ka sa panonood ng aking ginawang tutorial. Mag-comment lang po kayo sa baba kung ano po ang mga kailangan kong gawin tutorial para po matulungan ko po kayo sa pag-vlog dito sa Facebook. Sabi nga, tayo lang naman ang magtutulungan paangat. Hayaan natin yung mga humihila sa ating pababa. Kaya yung mga nag-unfollow po dyan, okay lang po yan. Basta po ikaw, kung ikaw ay nakakapanood ng video ito, hayaan mo na i-unfollow ka, mag-stay follow ka lang sa kanila. Dahil naniniwala ako na kapag ikaw ay patuloy sa pagtulong sa ibang tao, patuloy kang iaangat ni Lord. So focus ka lang sa positive, hayaan mo yung mga negative. Tuloy-tuloy ka lang sa pag-upload, tuloy-tuloy ka lang sa pag-vlog, enjoyin mo lang ang iyong pag-vlog. Darating yung araw, ang sarap sa pakiramdam na tayo naman ay kumikita na sa ating pag-vlog. Kaya ako gumagawa ng mga tutorial para makatulong din po sa mga small vlogger tulad ko at tayo naman ay tumulong din sa ibang tao. Maraming salamat sa iyo, good luck and God bless po sa ating lahat.